Muli, isang magandang maganda kayo sa hapong ito. Yan po'y totoo. Mamaya na lang ako magsisisi. Joke lang po. Salamat sa Panginoon sa ibayong sigla at kalakasan. Kakaiba po, no? May gawain sa umaga, may gawain sa hapon, may gawain sa gabi. At dito po, hapon po ata ang inyo pong gawain sa kabutihan ng Panginoon. Sa kabila po ng ilang taon ng pandemya, at patuloy pa rin naman, di pa rin wala po yung krisis na ito. Gayun pa man ang Diyos po ay hindi umikli ang kanya pong kamay upang hindi tayo maabot. Hindi po pumikit po yan para hindi niya makita ang ating mga kalagayan. Hindi po siya nabingi para hindi niya madinig ang ating mga hinaing. At hindi po siya namanhid para hindi madama ng Panginoon yung ating pong tunay na kalagayan sa buhay. Sa puntong yan, tayo pong lahat ay nagagalak. Nagagalak din po kami mag-asawa sapagkat kami po ay muling nakadalaw po sa church na ito. Ang laki pong pagbabago, ang laki po ng kadakilaan ng Diyos sa buhay po na nataga rito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ito pong lugar na ito ay naging significant po sa buhay naming mag-asawa sapagkat nung kami po ay mga kabataan pa lamang, ito po isa sa mga lugar na amin pong na-evangelize noon. Karoon po ng mga Sunday School, DBBS sa lugar na ito, na medyo itong lugar na ito ay hindi po katulad nito. At salamat din po sa Panginoon sapagkat inangat kayo ng Diyos. Hindi na ho ata binaba sa lugar na ito. Kung bain man, buong Metro Manila na siguro yung makakaranas noon. Yan din po ay sa galaw at pagkilos ng Panginoon. Amen. Puri ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ay tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Hindi ko po alam kung ganong oras po ako pwedeng magsalita. Ang alam ko po ay abutin daw ako ng alas 12 ng tanghali o ng alas 12 ng kanangali kinabukasan. Joke lang po. Kasi ang maikling mensahe daw ay nagpapakilos ng puso, ang mahabang mensahe nagpapakilos ng bangko. So, ayan niyo po na ang puso po natin ay pakilusin ng Diyos. Sapagkat una sa lahat, without God, we are nothing. And I myself believe that without God's grace, God's provisions, and God's blessing, I could not be able to come here together with my wife. Sa biyaya po ng Panginoon. Nais ko pong patayuin ang aking pong may bahay. Taganyugan po yan, for your information. Ayan. Ang aking pong mga biyanan, na kung saan po yung kanyang mga magulang, ay dyan po sa F. Nicolas nakatira. For your information. So, Taganyugan. At yung kanilang kamag-anak po ay nagkalaklan lang ho dito sa lugar na ito. Alam ko meron silang kamag-anak dyan sa bandang pulo. Pulo na ba ito? Hindi pa. Sa dulo yun, no? Ayan, pulo. Ayan, sa biyaya po ng Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Makibukas po kayo sa akin ang inyong banal na kasulatan. I hope you have your Bible with you. Ayan. Kung wala daw kayong Biblia, ito gawin niyo po. Ipagbili niyo lahat ng mga gadget ninyo. Tapos yung napagbilan, ibili niyo na sariling Bible sapagkat mas mainam daw ang tao kahit walang gadget, may Bible kaysa may gadget. Wala namang salita ng Diyos. Langit at lupa lilipas, subalit ang salita ng Diyos mananatili po ito magpakailanman. Pero thank God, sapagkat ang Bible nasa gadget na ninyo. If you have your Bible, please open it up in the book of Ephesians chapter 2, verse 10. Epeso, kabanatang 2, talatang 10. Yan. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, sundan niyo po ako, "It is God Himself who has made us what we are, and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others." Sa Tagalog po, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong paningunang paman upang gawin natin. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong malaya namang nabasa. Shall we bow our heads and let's pray and ask God's provisions, guidance of the Holy Spirit as we ponder God's word this afternoon. Let us all pray. Hallelujah. Lord God, hindi po matatapos ang aming pananambahan dahil natapos na po ang praise and worship. Sapagkat ang tunay na pagsamba, anuman ang aming ginagawa that pleases you is worship. And that is giving word to your holy precious presence in our lives. And we are thankful, Lord, for this opportunity that you've given unto us, that we can be able to worship you wherever we are. And to that, Lord, we give you glory and honor and praise. Lord, sa pagkakataon pong ito, kami pong lahat ay makikinig po ng iyong salita. Lord, salita ng pagkain ng aming spiritual na buhay, kung paanong sinabi mo po sa iyong mga salita, hindi lamang sa tinapay,
nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang nagmumula sa iyong mga labi. Kaya nga po, Ama, samahan mo kami, O Diyos, sa presensya ng Banal na Espiritu, sa aming pong pagnaninilay-ngilay, sa aming pong paglasap sa iyong mensahe, na magbigay po ito ng paalala, kalakasan at biyaya sa bawat isa sa amin. O Diyos, narito po ang iyabang lingkod. Make use of my life as a channel of your word to bless your people. Lord, I am nothing without you. And I admit, Lord, without your grace, love, and mercy, we could not be able, O Lord, to really worship you in spirit and in truth. All the glory belongs to you. Tugunin mo ang pangailangan namin. Abutin mo kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen, amen, and amen. Praise God. Kayo po yung makakaupo na in the presence of our God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng why we serve. Bakit tayo dapat naglilingkod? Katunayan tumawag ako kay brother rin nakalimutan ko yung message ni Pastor Ates. Ang sabi ko, meron ba kayong tema? Parang may pinaabot siya sa akin, medyo, siyempre, through conversation, through phone, medyo nakalimutan ko yung nabanggit niya. Sa dami po ng mga gawain, sa dami po ng mga okasyon, kami po ay katatapos lang po namin ang aming district convention held doon po sa Lucena, sa kabuuan po ng gawain ng Assemblies of God, na kung saan kami po ay nakapapabilang as an affiliated church. By the way, ako po ang senior pastor ng Caloocan Bethel Assembly of God Church, doon po sa sentro ng Caloocan City. Kung niyo pong napapuntahan niyo po yun, so meron po kaming paralan, yung Caloocan Bethel Christian School. Okay, in that regards, parang commercial, no? Baka may mga anak po kayo, gusto mag-aral, meron po kami school for that cause. But anyway, by God's grace, we are here to serve the Lord, we are here to worship God. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit tayo naritong lahat. Sino po dito humihinga pa? Tingnan nyo katabi nyo, baka natigil ng paghinga niya. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit pa tayo humihinga? Hindi para po humaba lang ang buhay natin sa daigdig na ito. Kasi kung gusto lang natin humaba ang buhay natin, huwag mo lang kalimutang huminga. Ahaba yan. Pero pag nakalimutan mo na, malamang time mo na. Pero gayon pa man, everything that is happening in this world has its reason and has its purpose. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng Ecclesiastes, every details of our lives, according to God's time frame, it happens according to the framework of God. Time frame ng Diyos. May araw ng pagsilang at may araw ng ano daw? Araw ng kamatayan. May araw ng pagtatanim, may araw ng pagbubunot ng tanim o pag-ani. May araw ng pagtatayo at may araw ng pag-iba. May araw ng pagyayakapan at may araw ng paghihiwalay. May araw ng pagtawa at may araw ng pagluha. Subalit, ang sabi po doon sa susunod na dalat sa verse 11, but everything, God makes everything beautiful according to His time. So may purpose ang Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. Ang tanong ay ganito, ano naman ang purpose ng Diyos sa buhay natin ito? Diba sa familiar book, maybe perhaps, undergone po ng ilang po sa inyo, yung purpose-driven life, ni-requiren. Nandindihan, naalala niyo po ba yun? 40 days of life purpose. Ang ilan sa inyo, marahil nabasa po yun. But somehow, before that, binanggit na ho ng Diyos ang kanyang sa liwanag ng kanyang salita, ang dahilan at layunin ng buhay. Hindi lang po tayo dito para huminga. Because ang sabi po doon sa ating talatang binasa, ang sabi po dyan, kung tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Take note of that. Bawat sandali ng buhay natin, hiram sa Diyos yung bawat panahon na yan. At salamat po, ang ilan po sa atin, o karamihan sa atin ngayon, ay na-survive natin itong crisis na ito. Hindi pa po tapos tayo sa crisis. Nariyan pa rin yan. But somehow, by God's grace, love, and mercy, we overcome the trials of this pandemic. Pero gayunpaman, may kalungkutan sapagkat ang ilan po sa ating mga mahal sa buhay, hindi nyo na kailangan lumayo, meron kayong kilala, meron kayong kaibigan, o meron kayong kapatiran na nagdanas po ng suffering at the point of death dahil po sa pandemyang ito. Tama po ba yun? Pero wala po tayong magagawa sapagkat ang buhay natin hindi natin hawak. Sa totoo lang, bawat sandali may dahilan ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa mundong ito, hindi para walang gawin. Sabi po dyan, tuloy natin sinasabi ng Biblia. Tingnan nyo po ang inyong Bible. Sa ating pakikipagsana natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Malinaw po ang dahilan. God created us to do good works. Ginawa tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Gusto ko pong linawin ito.
para hindi maligtas, kundi bilang nilalang niya, bilang tao, ginawa ka ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ang manok, hindi ko kailangan tumilaok para maging manok siya. Ang aso, hindi niya kailangan tumahol para maging aso siya. Bakit siya normal na tumitilaok? Bakit normal na tumatahol ang aso at manok? Sapagkat nilikha siya bilang ganun. Tayo bilang tao, anong dahilan kung bakit inilikha ng Diyos? Para daw gumawa ng mabuti. Malinaw yun sa banal na kasulatan. Ang sabi po dyan, tingnan niyo pong mabuti, sa mabubuting gawa na inihanda na niyo noong panguna upang gawin natin. So hindi tayo nilagay sa mundong ito na wala kang gagawin. Meron po bang tamad dito? Salamat sa Panginoon, walang kumikibo. Siguro, ang sisipag niyong lahat. Pero pauwi niyo ako sa bahay niyo, isang linggo lang, makikilala ko sino tamad sa inyo. Iba kasi, Pastor, kausapin niyo nga yung anak ko, bakit ang sipag-sipag si church, pero sa bahay, tamad. Wala niya siguro dito, purihin ng Diyos. Amen. Palakpakan niyo ang Panginoon kung wala. Kung meron man, gising. Hallelujah. God put people on earth, give them life to work. The task has been there. There is an assignment and there is a purpose. Yan. Your life's work ay maaring ang iyong trabaho. O maaring ang iyong career. O kung paano ka mo o pinaglilingkuran ang iyong pamilya, ang iyong church, o anumang ministeryo meron tayo. Kasi pag sinabing mabubuting gawa, holistic po ang pananaw ng Diyos yan. Hindi lang po sa loob ng apat na sulok ng church na ito, pwede natin gawin yung pagiging mabuting gawain na yan. We must set an example in doing good works wherever we are. Why? Because God created us to do so. Not simply because we are Christians. Given na po yun. Lalo na kapag kakilala mo si Kristo. Lalo na kapag na born again ka. Ang sabi po ng Bible, okay? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things had passed away, now behold, new things had come. Amen. God did not put you on earth just to live for yourself. Hindi daw tayo nilikha ng Diyos at nilagay sa mundong ito para mabuhay para sa iyong sarili lamang. Amen. God wants you to make a world a better place. Yan. Ang tanong ay ganito. Kapatid, pag nando ka ba sa lugar na yung kinabibilangan, gumaganda ba yung lugar? Natutuwa ba sila pagka nandun ka? Hello? Mga tatay, natutuwa ba ang ating pamilya pag nasa bahay tayo? O natatakot sila? May mga ganun eh. Doon po sa Mindoro, meron po kong dinalaw na pamilya doon. Pagka umuwi yung tatay nila, silang lahat nangangatog. Bakit? Laging lasing. Nagwawala. Nananakit. Pati yung aso nilang alaga, nangangatog doon sa gilid. Yun ninyo. Pati yung aso, nangangatog. Natotroma. Ibig sabihin, he is not doing good things as a father to their family. Di ba? Ngayon, ang kagandahan naman ito, naborn again. Purihin ng Diyos. Nung huli kami magkita, ang sabi ng pastor, purihin ng Panginoon. Yung mga anak niya naging pastor na at siya po ay nagpapastor na rin. Yung pala, itong taong ito, problema po ng barangay talaga. And to make the story a little shorter, kasi pag nagkwento daw ang babae, mahaba, ang lalaki shorter lang eh. Anong kwento niya? Sorry. Pagkakukwento ko, baka maubos yung oras. Ang suma total, naborn again. At alam niyo, patutuo ng mga anak, Pastor, salamat po sa Panginoon. Ang tatay ko pag umuwi, hindi na po boting nagpapawisan ang daladala, kundi pansit na siopaw at siomay. May pabao na sila sa amin. Tuwang-tuwa na po kami pag hindi po umaalis ang tatay sa bahay sapagkat nabago po ang atmosphere. Ano ibig sabihin nun? So, he live up to God's expectation because God created us to do good things. Tatay, nanay, ate, kuya. Amen po ba? O tingnan niyo inyong katabi. Mabuti ba siyang kasama? Hallelujah. Praise God. Sapagkat if you're not fulfilling your purpose, you're missing the whole point of life. Ulitin ko po sinabi ko. Because if you're not fulfilling your purpose, you're missing the whole point of life. You miss the point of living. Marami kasing ganun sa mundo. Nabubuhay para sa sarili, hindi na naisip, may plano pala ang Diyos para sa kanila. Take note of this, ang buhay natin sa mundong ito, maikli lang na panahon. We are not here for eternity. Hello? Hindi po tayo nandito panghabang panahon. Ako po, kami pong may bahay, pumasok na po kami, nag-enroll na po kami sa Senior Citizenship Class 101.
So both of us, na-reach na namin po yung ilang decade na ba yan? 6 decades. 3 scores. 40 years na lang, papasok na kami sa centuries. Pero sabi nga eh, Panginoon, ganun pa man. Ang mahalaga nun, hindi na sayang dapat yung panahon. Bigyan man tayo ng mahabang oras ng Diyos sa mundong ito. Hindi ho dapat masayang yan ayon sa layunin ng Panginoon. Amen. Okay. God calls you to service for far better and beyond anything you could ever imagine. Tinawag tayong lahat ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa mas malawak na paraan at konteksto ng paglilingkod. Halimbawa, ako po, pagkaharap ko yung members ng church, I'm a pastor to them. And I ought to be a good pastor and I have to serve them as a pastor. Kasi ang pastor, lingkod, hindi amo. Bagamat kumisa naguutos. Pero take note of that. When you enter into the ministry, that's service. Paglilingkod yun eh. Paglilingkod yun. Sa harap nila, kailangan kong maging mabuting pastor sapagkat mananagot ako sa Diyos sa bagay na yan. Pangalawa, pagkaharap ko misis ko, hindi lang ako niya pastor, kundi mister niya ako. And I ought to be a good husband to her. Why? Because they will come, I will accountable to God, and I will face the judgments of Christ. Haharap ako sa paghahatol ng Diyos upang magsulit sa aking pananagutan na ginawa ko ba yung mabuting gawain bilang asawang lalaki. Pagka mga anak ko, kaharap ko, kapiling ko, I'm not a pastor to them. Sometimes I'm a pastor. But many times, I'm a father to them. And I ought to be a good father to my children, to my kids. Kasi kung hindi, mananagot ako sa Diyos. Dumating po yung pagkakataon, when I enter into the ministry, hindi pa po ako full-time sa pagpapastor. We and my wife are doing our job. Both of us are engineers by profession then, noon. But when we enter into the ministry, nung may po'y pumasok sa ministeryo, eto po yon. Hindi po ako full-time noon. Nagtatrabaho po, tapos nagpapastor. Katrabaho, pastor. Pastor, trabaho. Pero bilang sa trabaho, sa kumpanya namin, hindi po ako manager, hindi po ako boss. Ako po ay kanilang empleyado. In that sense, I ought to be a good employee to them. Hindi ko pwedeng sabihin sa pinaka-manager ng kumpanya namin, sir, huwag niyo ako utusan, bakit? Pastor kasi ako. Hindi po pwede. I ought to be a good employee to them. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, gumawa ng mabuti. At ang konteksto na akin pong binibigyan pansin sa bawat isa sa atin, yung scope ng ating pong ministeryo, yung lawak ng ating pong tungkulin, hindi lang po sa loob ng 4 na sulok ng church na ito, dapat nagmamanifest yung goodness ng Diyos and we're doing good things, not because we are part of this church. Paglabas natin dyan, hindi po mawawala yung ating identity as Christ followers and Christ believers, as born again Christian. Right po ba? Tama po ba sinasabi ko? Hindi po yung pag Monday, o pag Sunday, praise the Lord. Pag Sunday or Monday to Saturday, erase the Lord. Hindi po pwede yun. Dapat consistent yung ating buhay pananampalataya. At ako'y naniniwala, kaya nga, tama ba? Church of the Living Faith. Yan. Kailan po naging active and alive yung faith natin? When we started to believe in Jesus Christ as our God, Savior, and Lord ng buhay natin. Dinisenyo ng Diyos ang bawat isa sa atin upang maging kakaiba. Tingnan niyo katabi niyo, kakaiba ba siya? Oh, pastor, iba na yung hugis ng kanyang eyebrow. Nagpa-facelift, wala naman ganun. Ano ba kakaiba? God designed you to make a difference with your life. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang ubusin ang mga resources ng mundo, para ubusin yung hangin sa kahihinga, para kumain ka at matulog na lang habang panahon. Hindi ka tayo nilikha ng Diyos para magpasikip sa mundong ito. Nilikha tayo ng Diyos ng may mahalagang kadahilanan for His glory and honor. Take note of this. The Bible tells us, in everything we do, do it for the glory of God. That's the bottom line. God wants us to give something back and that is to glorify God and to help other people. Love God and love others. Love God and love people. Tingnan niyo yung katabi. At tingnan nyo rin yung nasa inyong likuran. Kasi kadalasan, hindi nyo katabi yung bati ninyo. Tama ba yun? Kadalasan kasi, wala pong makatabing enemies. Laging best friend yan. Pero take note of this. God is telling us to love others even though those people are unlovable. Meron po ba kayong kilala na unlovable? Marami niyan sa mundong ito.
Tumayo ka lang sa kanto, may mainis na sa inyo. Wala ka pang sinasabi. Wala ka pang ginagalaw. May nainis na sa atin. Bakit? Truth to the matter is, we cannot please everyone. But though, since we cannot please everyone, but we can do good things to everyone. Because that's God's command. Yan po yung utos ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sabi rito sa Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon, gawa ito ng Diyos. Mabait ba kayo ngayon? It's because of God. Di ba? Kaya lang kuminsan, because of man's understanding, human behavior, and then human knowledge, minsan yung attribute na dapat ibinibigay sa Diyos, kinukuha ng tao eh. Kinukuha ng tao. Ano ba naging dahilan kung bakit nagkaroon ng gawain dyan? Eh, sino pa ba ang dapat? Kaya kang sipag kasi namin sa gawain. Pwedeng ganon, pero dapat ibinabalik natin sa Diyos. Kung meron man tayo patuto, dapat it's because of God's grace, love, and mercy. Ako po'y naniniwala ang church nito, it's because of God's grace, love, and mercy. Amen. At anumang gawain ng Panginoon, it's because of His grace. Kasi sa totoo lang, wala ni isa sa atin, without God's grace, ang pwedeng nandito. Kaya po ako nakatayo dito, it's because of God's grace. Biyaya po ng Diyos. Una-una, paano ako naligtas? Biyaya ng Diyos. Paano tayo nakapaglingkod? Biyaya ng Diyos. Yung talent ninyo, ako'y natutuwa. Expert na yung mga musician ninyo. Kahit nakapikit ako, nasa tono kayo. Hallelujah. Pero pasimula yan, ang hirap, di ba? Paturo ganito. Bakit? Hindi dahil sa magaling kayo. Tama lang, i-recognize natin yung kagalingan ninyo. Kasi natuto kayo, nag-aral kayo. And then you offer your talents to God and that increase the Lord, your talents. Di ba? In great magnitude. In that sense, don't allow yourself to be much highly regarded, but be reminded that God is always the center of everything. And Diyos pa rin ang sentro ng lahat ng ito. Palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Glory be to God. Glory be to Jesus. Because of God's grace. Okay? So doon sa mga bagay nito, sabi diyan, nilikha tayo para gumawa ng mabubuting gawain. Ang simpleng kataga na pwede nating iugnay dito, yung salitang ministry. Narinig niyo na po ba yung salitang ministry? Ano bang ibig sabihin yun? Pag sinabing ako'y may ministry kay Lord, ibig sabihin ako'y may paglilingkod sa Diyos. Take note of this. Pag sinabing ako'y minister of the gospel, ako po ay ministro ng mabuting balita, hindi lang po ito tumutukoy kapag may pulpito. Hindi lang po ito tumutukoy kapag may church ako at pinagpapastoran. Tumutukoy po ito sa buhay ko kung paano ko binibigyan ng katuparan ang pagpahayag ng mabuting balitang ito sa salita, sa gawa, sa aking kinikilos, sa aking pamumuhay, sa aking impluwensya, sa aking galaw, sa aking mga desisyon at pagpapasyang ginagawa sa buhay. Because everything we do, it will reflect our fellowship and relationship with God. At tingnan nyo, pagka magkamali kayo, apektado lahat. Damay tayong lahat. Di po ba? Amen? Damay tayo. Magkamali ka, damay. Yan ba Kristiyano? Yan ba yung dumadalo sa Church of the Living Faith? Konting kibot, nangangamba na. Sino bang hindi nangangamba? Pero sa kabila ng pangamba, takot at kawala ng pag-asa, salamat ang Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa. It's all because of God. Amen. Salamat sa Panginoon. Glory be to Jesus. So there's a word for this, and the word is salitang ministry. Every Christian is a minister. Sabihin nga natin, every Christian is a minister. Ayaw. Sabihin mo sa katabi, kapatid, minister ka pala ni Lord. Minister. Simple ang ibig sabihin niyan, servisyo. Servant. A minister is a servant. When you enter yourself into the ministry of the Lord, and allow yourself to be used by God, ang ibig sabihin nyo, Panginoon, narito po ako para maglingkod sa iyo. Amen. So, narinig nyo na ba ito mga verses na ito, mga praises na ito sa Bible? Bible uses these kinds of praises many times. Halimbawa, love one another. Ano pa? Care for one another, pray for one another, encourage one another, help one another, counsel one another, support one another, and on and on and on. Yung listahan patungkol po sa bagay na ito ay punong-puno ang salita ng Diyos tungkol dyan. Encourage one another. Pray for one another. Support one another. Help one another. Binabanggit po yun ang salita ng Diyos. Ibig lang sabihin, hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-isa sa mundo at isipin lang ang sarili natin. Layunin po ng Diyos na tayong lahat gaganap.
sa tungkulin ng paglilingkod natin sa Panginoon. Whether that's in the church or whether outside of the church. Whether at home, at work, saan man tayo naroon. Kaya yung ating ministry, yung ating paglilingkod, hindi lang po ito nakapaloob sa apat na sulok ng church. It involves our work. Binigyan po tayong lahat ng Diyos ng 24 hours a day. Sino po dito 25 yung oras niya sa loob ng isang araw? Wala. Mayaman, marunong, magaling, hindi, maganda at hindi, lahat tayo equally given 24 hours a day. Ang tanong, doon sa 24 hours a day na yan, kamusta na? 8 hours kung tayo ay matulog. Sino po dito sobra? Marami nun. 8 hours matulog, no? Ano pa? 8 hours normal ang trabaho. Pag over dyan, ang tawag doon ay overtime. Diba? Gustong-gusto ng marami yun. Lalo na yung nag-overtime na wala namang ginagawa. Overtime. So 8 hours plus 8 hours equals 16 hours. Pag kayo nang tulog, para kanino yon? Para sarili. Pag kayo nagtrabaho, para kanino? Ang pakinabang yan para sa... Sino bang may tatrabaho dito ang pakinabang para sa iba? Meron mo nagtatrabaho dito, yung sweldo niya, binibigay niya kung kani-kanino. May pinaglalaanan yan, tama. At kadalasan, pinaglalaanan yan pang sarili o pang pamilya. Normal po yon. Ilang oras kayo kung kumain? Sa loob ng isang araw, agahan, tanghalian, hapunan, at mga merienda. Mga siesta pa. Ang ilan sa inyo, perhaps, spending time eating. Lagyan na natin sa 3 hours, kasama na yung mga chika-chika, kasama na yung mga merienda. O, 16 plus na ilan na yon? 19 hours. Ilang oras kayo kumanood ng television, telenovela pa. 3 hours to be maximum, to maximum. Ano yun? 19 plus 3, 22. Eh marami pa kayong patambay-tambay na ginagawa. Oh. Lagi na natin sa 1 hour. So 23. Ay, isang oras para kanino? Para kay Lord. Pero I doubt it. Who among you prayed 1 hour a day? Meron po ba? Wala marahil. Baka naman meron. In that sense, ang tanong ay ganito. Hey, di ba dapat in everything we do it for the glory of God? 24 hours a day, 7 days a week, we need to glorify God. We need to work in the essence of service. Service unto God. Kaya tingnan nyo, kung paglilingkod ang pag-uusapan, saan man tayo pwede natin pinaglilingkuran ang Diyos sa punto na yan. Amen? Hallelujah. Wherever you serve others in many ways or any ways are actually serving God. Kung nagtatrabaho ka, pero inaayos mo trabaho mo, iniisip mo for the glory of God, you're serving the Lord. Nag-aalaga ka ng kapatid mo, iniwan sa'yo ng nanay mo kasi mamamalengke siya. So gumugol ka ng oras, kaalaga sa kapatid, masaya ka, hindi yung pinagagalitan mo kapatid mo. Nagsawa ka ng ano. You're not serving God in that sense. Lihin nyo, sa bahay man tayo, sa loob na opisina, saan man tayo naroon, pagka pinag-usapan po ang serbisyo, lagi po dapat nandoon ang Diyos. Kumakalinga, gumagabay, and He must be the driver of everything we do. Driver. Sino dito marunong mag-drive? Amen. Alam niyo po, ako ayaw ko nagda-drive na hindi ako nagda-drive tapos sa harapan ako. Alam na mga driver yun. Alam na mga driver yun. Lalo pag nababagalan ako, sabi ko sa ano, nako, eh siyempre, nahiya naman ako, sumakay lang ako. Hindi ba pwedeng bilis-bilisan natin? Parang binibilan mo lahat ng poste. So parang gusto mong agawin. May mga pagkakataon parang mas mainam pa siguro ako mag-drive, di po ba? Ganon tayo kuminsan sa ating buhay. Hindi natin, we never allow God to drive what we do, but we allow ourselves to be at the steering wheel ng buhay. Mali po yun. Okay? Whenever you serve others in many ways, you are actually serving God. Ang sabi po ng Colossians chapter 3, nandiyan po sa PowerPoint ko ito, verse 23 to 24, do your work willingly as though you are serving the Lord Himself and not just your earthly master. In fact, the Lord Jesus or the Lord Christ is the one you are really serving and you know He will reward you. Sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao.
Kakaintindihan po ba? Sino nagsabi niyan? Ang Diyos sa sulat ni St. Paul. Kausap niya ito mga born again people, mga anak na sa pananampalataya sa Colossus, na binabanggit niya ito, ano man ang paglilingkod niyo, gawin niyo na kayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Sino mga estudyante dito? Sino sa inyo masipag mag-aral? Wala. Kumibo naman kayo. Sino sa inyo masipag mangopya? Mangopya ng lesson sa blackboard. Okay, palusot pa, ano? Sino dito talagang natutuwa, pinag-aaral siya? So pag natutuwa ka, pinag-aaral ka, you're doing good things. Kasi pinagtatsagaan mo yung bagay na mahalaga sa buhay mo. And that service, paglilingkod yun sa Diyos. Amen po ba? Paglilingkod sa Panginoon. Maliban na lang, may tawag ka ng Diyos na maglingkod sa kanyang iglesia. Iba rin yun. Ibang tawag doon. Ministry calling yun. Tinatawag na namin ministry calling. The truth is, serving God by serving others is not always easy. Sa totoo lang, ang maglingkod sa Diyos at paglingkuran yung ating kapwa, hindi ganong kadali. Hindi ganong kadali. Tama po ba? Do you agree with me? Hindi ganong kadali. Bakit? Ay yung alagaan lang natin sarili natin, minsan nagkukulang na tayo ng panahon. Isipin pa natin yung iba. Pero kung nagagawa mong mag-TikTok, nagagawa mong mag-post-post-post ganun, isipin mo naman ang iba. Kasi may panahon ko para doon. Isipin mo si Lord. Hindi ho ako against sa TikTok. Kaya lang, kung you spend much of your time doing such thing, and then you forget to read your Bible, you forget to pray, you forget to share the gospel of Jesus to people around you, even using internet or social media, ibig sabihin, nagkukulang tayo. We're just serving ourselves and not of God's cause. Okay. So, what do you do when you start to get discouraged? Sino po dito na discouraged kung gumagawa ng mabuti? Minsan nakaka-discourage yan. Ginawa mo na maganda, ikaw pa masama. Di ba? Inabot mo na ang lahat, kulang pa rin. Ibinigay mo na ang kanan, gusto pa rin kunin yung kaliwa. Yan. Di ba? Pinakain mo na, tinuklaw ka pa. Di ba? Ngayon, tanong-tanong dito. Ngayon, pag gaganon na lang naging karanasan natin, maglilingkod ka pa rin, ba't gagawa ka pa rin ng mabuti? Siyempre. Pero hindi ganun kadali. Sa puntong yan, kapag ka tayo nadi-discourage in doing good things, anong dapat nating isipin? Dalawang bagay. Remember two things. First, remember that your service will not be forgotten. Ang paglilingkod mo, hindi yung kakalimutan ng Diyos. Ano man yan? Ano man yan? Halimbawa, paglilingkod mo rito, taga-luinis ka lang ng silya o taga-salansang yan kapag may gawain. Na-highlight ba yan sa gawain ng Diyos? Kung minsan, hindi na-recognize yan eh. Kilalanin po natin sa ating pong anibersaryo ang madalas pong magsalansang ng silya, madalas pong maglinis niyan. Si Brother ganon, bigyan nyo ng award. Meron po bang binibigay na ganon? Bihira po nagbibigay nun. Biri ang nagre-recognize nun. Di po ba? Ang kadalasan nire-recognize, yung highlight eh, dito sa harapan. Hindi ko na sinasabing mali yun, no? Kaya lang sa isang banda, ang paglilingkod natin, nasa harap man o hindi, nakikita man tayo ng hindi, na-appreciate man tayo ng hindi, ng tao, pero mahalaga niyan, ginagawa mo sa Diyos, ang Diyos hindi makakalimutan yan. Hallelujah. Ang sabi po ng Bible, Hebrew chapter 6 verse 10, will not forget, God will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers. Hindi nila alam, pinagpipray mo pala sila. Pwede mo lang sabihin, Brad, pinagpipray kita. Eh, kahit na hindi mo sabihin, pag pinagpipray mo, nakikita ng Diyos yun. At yung punto na yan, hindi po nakakalimutan ng Diyos yan. Amen. Ang sabi ng Hebrew chapter 6 verse 10, yan po yun. You're going to be remembered forever. Where? In heaven. Forever. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, may forever pala. Ayan. In heaven. Forever. Hallelujah. Pangalawa, you remember that God uses every little things. Eh, maliit lang kasi, Pastor, yung paglilinis niyan, di napapansin ng tao kasi maliit na bagay lang yan. Kapatid, walang maliit sa Diyos. Do not despise small beginning. When we started into the ministry, simple lang po yung paglilingkod namin. Ako po, na ako yung naglingkod sa Panginoon, taga-bit-bit po ng Bible ng aking pastor. Hindi ko po alam, magpapastor pala ako in the future. I don't know.
It is not my goal, it is not my desire then. Hindi ko po inisip po yun. Kaya lang iba pala ang tawag ng Diyos eh. Iba pala ang tawag ng Panginoon. So huwag nyo maliitin yung mga maliliit na simulain kasi doon sa simula, doon tayo hinuhubog ng Diyos. Yan. Remember this, ang puno, hindi nagsisimula sa puno yan, nagsisimula sa binhi. Umuusbong, lumalago, pinalalaki, inaalagaan, dinidiligan ng Diyos upang ito ay maging puno, upang maging matatag. Amen. So don't spice small beginning. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, take note of this. Keep busy always in your work for the Lord since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Sa Tagalog, tayo daw po ay magpakasipag sa gawain ng Panginoon sapagkat batid natin ang ating mga pagpapagal sa Diyos hindi mawawalan ng kabuluhan. Kung maglilingkod ka rin naman, maglingkod ka na ng buong buo. I still remember then, mahirap pong gawin eh. Lahat ng mga kasabay kong miyembro, pagka nakasakay sa sasakyan ko, hinahatid ko door to door. Ang hirap nun, no? Naalala ko si pastor ko noon eh. Alala ko si Pastor Esteba, Pastor Mendoza, kilala ng ilan po sa inyo. Yung mga naunang pastor ko po, Pastor Esteba, Pastor Mendoza. Yan. Yung mga Pastor Guillermo, maglilingkod ka rin naman, lubusin mo na. O nga naman, no? Maglilingkod ka rin naman, ilubusin mo na. Kung maglilingkod ka bilang tatay, ilubusin mo na. Maging mabuti kang tatay throughout, from the start till you finish the race. Amen. Kung gusto mong maglingkod bilang asawang lalaki sa asawang mo babae, huwag mo nang hanapin yung expiration day sa inyong marriage contract. Wala nun. Kinalungkot ko, wala nun. Pero marami po nag-a-attempt na gumawa nun. At di po magtatagal marahil, ito pong ating bayan, dumating po yung pagkakataon na pahintulutan na rin yung sitwasyon na yun. Pero we must continue to do good things. Bakit ang sabi ng Biblia eh? Ang ating mga pagpapagal sa Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan. Hindi man yan napapansin ng tao, ang Diyos pinapansin yan. Hallelujah. Ang tanong ay ganito, kapatid, kamusta na ang paglilingkod mo? Nagsasawa ka na ba? Dahil hindi ka napapansin? Kahit hindi ka papansinin, hindi ka na-recognize, ang Diyos, lagi niyang tinitingnan at pinapala, kahit maliit na gawain yan, na taus-puso natin ginagawa, para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And then, what are the reasons why we need to serve God? Ito po yung ilang mga bagay. Very quickly, hindi ko po alam kung anong oras po ako pwede magsalita. And I hope, bago po mag 4:30, tapos na ako. Ayan. O bago po mag 4:30, tapos na yung mensahe, hindi na po tapos yung buhay ko. Para maging malinaw. Tapos na yung mensahe ko. Reason to serve God. Ayan. Una, okay. Ang sabi po ng Bible, Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of the brothers and sisters of mine, you did it for me. Ito po ang konteksto nito para maging maliwanag. Buti na lang, nakita ko po yung vlog ng Israel. Ito po kasi promise ni Lord sa Israel nation. Nang banggitin niya, ano man ang ginawa niyo sa maliliit na ito, tinutukoy niya yung bayan niya. Ginawa niyo sa akin. Kaya tingnan niyo, paano itrato ng bansa ang Israel, ibinibless ng Diyos yung bansang yon. Kung paano itrato ng masama, hindi ibibless ng Diyos. May course doon. Ito po ay konteksto po na nung context ng chapter na ito sa Matthew 25. Kaya lang, ito ay mayroong spiritual context. Ang spiritual context na ito, damay ang church. And we belong to the spiritual church of Israel. And that is the church of Christ, ni-establish niya. Ito po yung sinabi ng Panginoon, kung ano daw ang ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos sa ating kapwa mananampalataya, sa ibang tao, ginagawa daw natin sa Diyos. Kaya pag tinato mong kapwa mo na may kabutihan, ginawa mo ang Diyos ang kabutihan na yan sa Kanya mismo. Yun po sinasabi rito. Okay? Now, ang tanong, how do you serve God? By serving others. How do we serve God? By serving others. Oo, nakapag-worship tayo. Pagkatapos nito, tapos na ba ang paglilingkod ko sa Diyos? Hindi. Kasi hindi po natatapos ang paglilingkod natin sa Diyos sapagkat meron po tayong kapwa na dapat natin paglingkuran. At yung paglilingkod ko sa kapwa ko, paglilingkod ko ito sa Diyos ko. Yan. You understand the equation? Salamat sa Panginoon. When you do something that makes someone else's life better, in some way, you are serving God. You are serving God.
Halimbawa, may kaibigan ka, may problema siya. Tapos, napansin mo, Brad, mukhang napansin ko na malungkot ka. Binanggit niya yung problema niya, agahanap pala siya ng makakausap, magpapalakas sa kanya. Ikaw, binigyan mo na siya ng oras, panahon. Brad, alam mo, pwede mo ikwento sa akin, baka gusto mong ipag-pray kita. Ayan. Ano man ang ginagawa mo sa taong yon, napapalakas mo siya, ginagawa daw natin sa Diyos. And that is service to God. Everything we do to others, good things, is our service to God. Amen po ba yun? Amen. Magpasalamat ka, that's a great motivator para sa Panginoon. Ilo po ang ilang mga bagay kung bakit napakahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Una, serving is one of your life's purposes. Whether we like it or not, nilikha tayo ng Diyos. Sino po may mga kamay? May mga kamay dyan. Wala ba kayo mga kamay? Oh. Pag sinabi, wala ba kayo mga kamay, dating kagad papalakpak. Hindi lang po ginagamit yung kamay sa pagpalakpak. Saan po ginagamit yan? Marami pong gesture ng hands. Diba? Tingnan nyo po, pag sinabi kong ganon, diba? Pag sinabi kong ganon, bye-bye. Pag sinabi kong ganyan, dito lang sa Pilipinas, okay yan. Sa ibang bansa, huwag nyo gagawin yan. Bago kayo pumunta sa ibang bansa, alamin nyo yung mga sign language nila sapagkat bad ito sa iba. Sa Brazil, bad things to. Bad things sa Brazilian. So, huwag nyo gagawin pag dito lang sa... Ano ibig sabihin nito? Eto. Eto. Di ba? May sign language ang hands. Pero hindi lang po doon sa mga bagay na ginagawa ang hands. Pagka may kaibigan ka, pag tinapik mo sa balikat, Brad, may dating yon. Di ba ba? Ang kamay na ito, binigay ng Diyos para gumawa ng mabuti. Amen. So tingnan nyo, serving is one of your life's purpose. Kung may kamay ka, you're called by God to serve. Ang sabi po ng Mark chapter 8 verse 35, sa Tagalog na lang, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin sa magandang balita ay magkakamit nito. Hanggat matutunan nating maglingkod, hindi tayo tunay na nabubuhay. Unless we learn to serve, we are not truly living. Humihinga ka lang, nag-exist ka lang, but you are not living according to the purpose of God. At marami na sa mundong ito. Ang buhay kaya sira-sira, what will be. Meron po ba kayo na buhay, nakikilalang na buhay at namatay na wala kakwenta-kwenta? Minsan, may nag-invite sa akin, Pastor, funeral service po, baka pwede kayong imbitahan. Eh, hindi ko kilala. Eh, sino po ba yung namatay? Eh, si ano po? Kilala niyo po? Hindi ko po kilala. Ano po ang dahilan kung bakit siya namatay? Ah, Pastor, ganito po eh. Umuwi ng lasing, baha sa lugar nila, sa Dampalit. Alam niyo yung Dampalit? Malabon. Baha. Natira po ako dyan matagal na panahon. Nagpastor po ako dyan matagal na panahon. 17 years ba ako naman dyan, tayo dyan, naglingkod? 17 years. Yung lugar na yun, binaba, nawawala po sa mapa. Katulad nito, nawawala sa mapa kapag high tide. Naglingkod ako doon sa lugar na yun. Ano ba nangyari? Kasi Pastor, umuwi po ng bahay, lasing. Eh, baha. Nalublob, nahulog sa kanal, hindi na nakaahon, patay. Sabi ko, walang kakwenta-kwenta kamatayan. Marami niyan sa mundong ito. Nabuhay at namatay nang walang kakwenta-kwenta. Tanongin niya katabi mo, kapatid, may kwenta ba buhay mo? Kung may kwento yan, may magandang kwento yan. Pero pagka wala, walang saysay yung kwento ng buhay niya. Kaya dapat may kwento yung buhay natin dahil mayroon itong magandang kwenta. Amen. Hallelujah. Praise God. If you don't learn how to serve others, you will never grow to spiritual maturity. In fact, you will be spiritually baby to enter life. Bakit? Step two, number two. Sapagkat serving makes you more like Jesus. Serving make us more like Jesus. Tino po sa inyong katabi mo? Sabi mo kapatid, Brad, sister, kamukha ko na ba si Jesus? Sabi mo, malapit na. Magpakabait ka lang. Malapit na. Bakit? Ito po yun. Ang bottom line po ng discipleship of Christ is to be like Christ. Okay, to be like Christ. Like kung binabanggit ito sa aming mga members. If you want to copy me in my ministry, don't make me as a model.
Huwag mo akong gawing modelo. Bakit? Mabibigo ka. Gawin nating modelo ng ating pamumuhay si Jesus. Hello? How the Lord speak, how the Lord share, how the Lord minister, how the Lord serve. Yun po yung pinakamodelo ng paglilingkod. Bagamat meron po akong mga naging pastor na talagang akin pong tinatanaw yung kanila pong buhay paglilingkod, pero sinasabi nila sa akin, Jun, let Jesus be your model. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag ka naglilingkod kasi, nagiging kamukha ka ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang masalita, maging anak ng tao ay pumarito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya pagkapapasok ka sa ministry, if you will go on to enter into the ministry, ang usapan dito ay paglilingkod, hindi pagiging boss. Hindi pagiging amo. Pangatlo, serving is the highest use of your time. Yan. Serving is the highest use of the time. Ang sabi ng Corinthians, verse 15:58, nabasa na po natin ito. Magpakatatag kayo, huwag matitinag, laging maging masipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yung salitang palagi. Palaging maging masipag sa gawain ng Diyos. Bagkat batid natin na hindi masasayang ang ating mga pagpapagal sa Diyos. Amen. Gusto niyo bang malaman kung love niyo si Lord? Dalawang bagay lang pwede niyo tingnan. Parang measurement. Okay. Sino dito maaaring sabihin niya? Sino dito nagmamahal sa Panginoon? Dalawang bagay. Una, tingnan niyo kung saan niya ginugugol yung oras niya. Pangalawa, tingnan niyo saan niya ginagastos yung pera niya. Kasi pag mahal mo isang tao, gagastusan mo siya. Tama ba yon? Hello? Hello? Di ba? Pag mahal mo ang tao, gagastusan mo siya. Tama ba yon? Walang ayaw niya ng kumi mo. Ah. Pastor, magastos ang magmahal. Talaga ho, magastos ang magmahal. Take note of this. Bakit? Si Jesus Christ, ibinigay niya ang lahat-lahat sa buhay niya para tayo mahalin. That's the cost and the worth of each and every one of us. Jesus died on the cross. That's how God valued us. That's what we worth. Hello? Pwede sabihin sa katabi mo, kapatid, magkano ka ba? Pag ang dating magkano ka ba, parang pastor, binibili niyo ba ata eh? Hindi. Pag sinabi mo magkano ka ba, dalawang bagay yon, presyo o kaya kahalagahan. Hindi ka bibili ng isang bagay na hindi mahalaga. Gagastusin mo na malaking pera na hindi mahalaga yon. Meron po ba dito magastos siya? At hindi niya iniisip yung paggastos niya, paggasto niya. Maganda kasama yon. Kasi baka maiisip kayo eh. So gagastos siya para sa iyo. Pero you will never spend much unless yung tao na yun ay mahalaga para sa iyo. Tama ba yon? Nagkakalubay sa gawain ng Panginoon? O tira-tira na lang? Ang sabi ng isang pastor, ah, mama, mayroong pangangailangan ng church. Ano yon? Mag-donate tayo. Yung sira natin, electric pan. Donate natin. Bahala na si pastora magpaayos nun. At least, meron tayong i-donate. Kapatid, kung meron kang panahong gumugol, mag-spend ng mamahaling gadget at wala sa Panginoon, nagpapatunay lang yun, ano, iba mahal mo. Ibang mahalaga sa'yo. Nandiyan po ba kayo? Hindi ko po kikilala. Ang mahalaga nun, ang mensahe na ito ay para sa ating lahat. Pangalawa, para mapatunayan mahal mo ang isang bagay, gano'n ito ginugugol ng panahon. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang pamilya mo pero hindi ka umuwi sa kanila at ayaw mo silang makita. Hindi po pwede yun. Hello, sino po dito may asawa? At nalulungkot siya may asawa siya. Wala. Salamat sa Panginoon. Kakaiba talaga. Church of the Living Faith. Yeah. Pero marami pong ganun. Pagka wala ka ng oras at panahon at ayaw nung makasama yung mahal mo sa buhay, ibig sabihin lang, nagkukulang ka na sa pagmamahal. That's how we can measure love. Madali kasi sabihin, I love you. Madaling magpakain, madaling gawin ito, madaling bilang na ganun. But if you are spending not much for them, eh ano bang ibig sabihin nun? Baka naman may ibang pinaglalaanan ka na masigit kaysa sa kanila. Ganun lang po yun. Oras din. So serving God is the best way, okay, of using our time. Pangapat, serving is the secret of greatness. Serving is the secret to greatness. Ito po yun. Basa tayo ng talata.
Ang sabi po dyan sa chapter 20 ng Matthew chapter verse 26, if you want to be great, you must be a servant of all. Or servant of the others, sabi ng Bible. Kung gusto mo maging dakila, paglingkuran mo ang lahat. Iba ang mundo. Ang mundo, para kung gusto mo maging dakila, kailangan may pwesto ka, kailangan may power ka, kailangan magaling ka, kailangan talented ka, di ba? Kailangan may inaabot kang awards. Pero hindi po, sa Diyos pala iba eh. Kung gusto mo maging dakila sa harapan ng Diyos, learn to be a servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Ang tawag po doon, selfish service. Selfish service is impressed with big deal. Yan. True service, find it almost impossible to distinguish the small from the large service. Yung selfish service, gusto niya laging nangingibabaw siya, laging pinararangalan siya. Meron po ba dito noon? Nagtatampo kapag ka hindi na-appreciate yung ginawa niya. Bakit wala yung pangalan ko dyan? Ako direktor ah. Di ba ganun? Bakit hindi niyo ako tinawag? Ako pastor ah. Nagtatampo na. Wala niyan sa Church of the Living Faith. Wala niyan. Amen. Amen. Hindi ka man ma-recognize, pero alam mo, ang paglilingkod mo ay serving others. Ikaw ang dadakilain ng Diyos. Kaya pagdating sa langit, mabugulat ang marami sa atin. Bakit marami siyang reward, Lord? Kasi highlighted ako sa buhay niya at hindi siya. Ay bakit naman ako? Kasi nakuha mo na yung corona mo dyan, yung kinang, kinuha mo na. Di ba? Di ba mas maganda parangalan tayo for eternity in heaven? Di ba? Kaysa sa mundo. Hindi ko naman sinasabi, huwag kayo mag-aaral para hindi kayo makaroon ng medalya. Ibig sabihin, tama lang na kayo po'y ma-recognize at makatanggap ng ganun as an appreciation because of your hard labor works. Okay? At yung inyo pong abilidad na gawin yung tama. Pero mas maganda po, laging highlighted ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba ron? Hallelujah. And then, lastly, eto maganda, yung madinig nyong lastly. Pag lastly, ibig sabihin yan, huli. Gandang pangalan sa anak yan. Ano pangalan mo? Si Sister Lastly. Lastly, huling punto. Serving will be rewarded in heaven. Ayun. Ang malungkot niyang ganito. Kadalasan ang paglilingkod natin, mari hindi natin matanggap dito sa lupa. Kung babasahin niyo aklat ng Hebrew, chapter 11, mahaba po yon. Kwento ko na lang po kung minsan. Yung chapter 11 ng Hebrew, recorded po doon yung mga heroes of faith from the Old Testament till the time of Jesus. Yung Old Testament, yung book of Hebrew, chapter 11. Mapapansin nyo doon sa latter part ng verse na yon, may mga hindi nakatanggap ng biyaya sa lupa. May mga namatay ng pahati, nilagari ng pahati, pinakain sa masamang, sa mabangis na hayop. Hindi karapat-dapat sa kanila ang lupa. Subalit, umasa sila sa Diyos at ang kanilang gantimpalay sa langit. Nakuha niyo po yun. Kaya hindi po tamang panukat na bless ka lang ng Diyos kasi meron ka nito, meron ka niyan, nakamit mo ito. Eh yung mga wala, hindi ba sila bless ng Diyos? Sa totoo lang, nabanggit doon si Noah. Kilala niyo si Noah? Alam niyo bang nagpastor si Noah? Sa loob ng 120 taon nagpastor si Noah. Nangaral ng katwiran. Ang problema po, sa lahat ng mga ngaral, pamilya lang niya na dala niya. Wala po siyang massive congregation. Hindi po siya belong to a big mega church. Ang church lang niya, house church. Pero sabi ng Biblia, he was one of those recorded as a heroes of faith. Bakit? Kasi 120 years, naging tapat siya sa Panginoon. Kasama niya, pamilya niya. Ano pong ibig ko sabihin? Hindi po sinukat ng Diyos yung lawak ng tagumpay ng sinuman para masabing tapat ka sa paglilingkod. Amen. Kaya pagdating ko sa akin, lagi ko sinasabi, kaingit naman ng church niyo, Pastor. Sabi ko, huwag kayong maingit sa akin kasi may kanya-kanya tayong pagtitiwalaan, Panginoon. Binigyan ka ng 30, maging tapat ka doon. Binigyan ka ng 60, maging tapat ka doon. Binigyan ka ng 100, maging tapat ka doon. Ang bottom line niyan is faithfulness to God in our service. Kasi bakit? At the end of the day, hindi ako harap sa inyo.
Hindi ako harap kay presidente. Hindi ako harap sa aming kapitan o mayor. Ako iharap sa Diyos na nagkatiwala sa akin ang buhay ko. Remember this, life does not come from us, it comes from God. Life is short in this world. Maikli lang ang oras natin sa mundong ito. Minsan nga naisip ko, si Brother Rene, sa si Brother Rene. Brother Rene, hello, yan. Eh, nung kabataan po namin, magkasama kami matulog niya, magtrabaho niya. Nagtrabaho kami pagkasama eh. Ayan. Hindi, akalain mo ba naman, sa matagal na panahon, ilang taon na ba yun? I think that was when I was still 15 years old, 16 years old nung panahon na yun. Eh, 16 na po ako, ilang panahon yun? Ang tagal, no? Ba? Tagal. Gayon pa man, ako ko nakatutuwa. Bakit? Nasa Panginoon pa rin kami. Nasa Panginoon pa rin siya. Marami na po, ilang po doon ay ayaw na kay Lord. Ang bottom line nito, yung katotohanan, ang buhay natin sa mundong ito, matatapos. Sabi mo sa katabi mo, Brad, sister, mamamatay ka rin. joke lang. Ibig sabihin, may end yung life natin. Pero pwede mo naman sabihin yun, di ba, na maayos. Brad, sister, oh, may kamatayan tayo. Pero the good thing is this, alam natin, meron tayong langit na bayan na uuwian. Yun naman po yun eh. Alam niyo itong pandemyang ito, nagbigay po ito ng mensahe sa lahat eh. Hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa buong mundo. Ano yun? O na walang may pagmamalaki talaga ang tao, ang buhay, hindi hawak natin, kundi hawak ng Diyos. May expert bang nakatugon sa problemang ito? Wala. Mga doctorate, mga masteral, may kaalaman sa lahat ng bagay, may solusyon ba sila? Wala. Lahat tayo na quarantine sa bahay. Anong layunin ng Panginoon? Para maintindihan natin, ang Diyos pa rin ay may hawak ng sitwasyon. Life is short, life is full of unexpected event. Pag sinabing unexpected, hindi mo inaasahang bagay na mangyayari. Sino bang nag-isip na magkakaroon ng pandemya? Wala. Naprograma ba ng church yun? Kahit sa amin eh. Hindi namin iprograma yun. Kaya meron po kami mga anniversary na udlot. Bakit? Nagkakaroon ng pandemya. Bawal. May magagawa pa ba tayo? Wala. Nilagay lang tayo ng Diyos sa katotohanan na we are not in control of everything, but God is. God is still in control of life. God is in control of our energy and power. Dahil dyan, binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Umihinga ka pa ba? Salamat sa Panginoon. Anong layunin? May dahilan ng Diyos kung bakit. At yan ay malinaw sa kanyang salita. Gumawa pa rin ng mabuti para sa kalulatian ng Panginoon. Amen. Life is short. Life is full of expected event. Life is full of challenges. At dito po magtatapos. Ang hamon sa atin ganito. Araw-araw tayong humaharap. Pagising pa lamang natin, nagtatalo na isip natin. Ano ba ang uunahin ko? Pagising pa lamang natin, bago pa tayo bumangon, di ba? Noon kasi, ganito yung ugali ng tao noon. Pagising na sa umaga, ano gagawin niya? Hahawiin niya yung kulambo. Alam niyo po ba kulambo, mga young people? Kulambo. Alam niyo po ba kulambo? Ano yung kulambo? Kinakain yung pastor. Kulambo. Mosquito net. Kulambo. Hindi na uso yun eh. Kulambo. Yun o, panahon. Pagising mo, babawang ka, hawi mo yung kulambo, pupunta ka sa may barting bintana, hawi mo yung kurtina, at itatas mo yung mga kamay, sasabihin, praise the Lord, hallelujah, magandang umaga Panginoon. Di ba ba? Ugali ng mga Kristiyano yun noon. Ngayon daw, pagising sa umaga, hindi pa bumabangon, ano yon? Pagkamulat ng isipan, may kinakapa. Ano yon? Ayun. Ano ba? Yun ang pagkakaiba. Pagkakaiba. Ang hamon dito, lahat po tayo humaharap sa paghamon ng buhay. Crossroad of life. Sa Tagalog, sanganda ang buhay. Didiretso ba ako? Babalik? Liliko sa kaliwa, liliko sa kanan. Ang tanong ay ganito, ano yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin? Yun ang dapat nasa isip natin. Umaga pa lamang nag-uunahan na ang gustong mauna sa atin. Gusto na ng kape, timplay mo ako. Gusto ng TV, buksan mo ako. Gusto ng cellphone. Okay? Mag-text ka na. Magbasa ka na ng mga messages. Anong sabi ni Lord? Anak, kausapin mo naman ako. Magdamag kitang binantayan. At nakatungay ako sa iyo. Magpasalamat ka naman. Then start thanking God. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Lord, make use of this life as a channel of your blessing. Make use of my time for your glory that I can be able to serve you wholeheartedly. Whatever you want me to do, wherever it is, and whatever it is, Lord, gamitin mo ang buhay ko.
Gusto kitang paglingkuran, Panginoon. At ayaw kong masayang ang bawat sandali natitira sa buhay kong ito. Sino ba nakakaalam na ang buhay natin darating pang matagal na panahon? Wala po. We are not the one who holds our future, but we do know who holds our future. And we believe that if we put our lives upon the hands of God, our future is very well secured. Siguradong sigurado yun. Huwag natin kalimutan. Amen. Nilikha tayo ng Diyos, hindi lang para maligtas. Hindi lang para makakilala sa Panginoon, kundi tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng mabubuting bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang tanong ay ganito, wholeheartedly, are we serving the Lord in that sense? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Marahil sapat na po yung binanggit ko para ang Panginoon ay malino nagpahayag sa atin ang kanyang katwiran at kalooban. Huwag natin sayangin ang nalalabi pong oras at panahong ibinibigay ng Diyos sa atin. Young people, salamat. Para sa inyo, napakabagal ng oras. Diba? Para sa mga kabataan, napakabagal ng oras. Kasi maraming, tagal-tagal naman, gusto ko na mag-asawa. Sabi, ganun eh. Tagal-tagal naman, gusto ko na graduate. Grade 6 ka pala, gusto mo na graduate ng college. Nagmamadali kasi. Para sa inyo, parang napakabagal ng oras. Sa mga senior citizen katulad ko, napakabilis. Wow! Senior na ako? Parang kailan lang. Napakabilis naman ng panahon. Sa totoo lang, hindi humatulin mabilis yan. Tama lang, damdami lang natin na nagbabago. Pero ganyan pa man, mabilis man o mabagal para sa atin ang panahon, hindi po dapat nating sayangin yan. Maglingkod tayo sa Diyos at ang paglilingkod na ito, hindi mo persahan, kundi dapat tao sa puso. At ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po masasayang ang bawat sandali kung ahandog natin ating buhay sa Kanya. Sa hapong ito, kapatid, alam ko nangusap ang Panginoon sa atin. At kung meron man sa atin, hinais niyang i-commit o recommit yung kanyang oras, buhay at panahon sa Panginoon, sa larangan po ng serbisyo, in the context of true service, para sabi mo, Panginoon, gusto ko pong paglingkuran ka saan man ako nandoon. Hindi ko na po kayo papalapitin sa altar, kundi sa inyo pong kinatatayuan, you can pray and ask God, Lord, help me. In every moments of time that you're still going to give me, mapaglingkuran kita ng totoo sa buhay ko. At huwag ako magkulang dyan. Mga tatay, mga nanay, mga ate, mga kuya, at lahat po tayo. Shall we all pray? Let me pray for all of you. Hallelujah. Father God, narito po kami, Lord, as a church. Ako po'y naniniwala, Panginoon, natapos ko po ang aking tungkulin, ipangaral lang yung salita. Dalangin ko po sa sino man sa amin na narito. Alam ko, nangusap ka po sa puso ng bawat individual. And you deal with us individually, and we do have a particular situation, so God, maybe unique sa isa't isa. But Lord, ikaw po ang nakakabatid ng lahat. Kilala mo kami at wala po kami matatago sa iyo. Alam mo po ang antas ng aming paglilingkod sa iyo. Lord, kung bakit kami naglilingkod, batid mo ang motibo ng lahat ng ito. Kung meron mang pagkukulang kami, Panginoon, sa paglilingkod, para bagang mali ang aming pong layunin, Lord, ituwid mo po ito. We ask God forgiveness. We ask God, Lord God, for your mercy. We beg you, Lord God, to touch each and everyone's heart. Huwag po nawang masayang ang aming mga pagpapagal sa iyo. Panginoon, isinasantabi po namin ang aming sarili. Lord, isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Sapagkat ikaw po ang may-ari ng buhay, kalakasan at kakayanan. Upang kami mag-isip, upang kami may magplano, upang kami may desisyon o Diyos, at upang kami maglingkod sa iyo. Ama, malawak po ang paglilingkod na dapat naming tuparin, Lord, sa buhay namin ito. Ang ilan po sa amin, mga anak, at bilang anak, may pananagutan po kami sumunod sa aming mga magulang ayon po sa iyong panuntunan. Bilang anak, Panginoon, kailangan namin gawin ang mga gandang bagay sa loob at labas ng aming tahanan. Maging maganda kaming halimbawa na kung saan ikaw ay aming napaparangalan, Panginoon. Dapat po namin isaisip, bilang isang Kristiyano, bata man kami o matanda, meron kaming tamang gawin na nararapat sa kalulatian kadakilaan mo. Panginoon, tulungan mo sila sa kanilang pong pag-aaral, sa kanilang pong pamumuhay. Lord, maging example po sila in their service,
in the context of their schooling, in the context of their learning, in the context of their submission, O Lord, to their parents, O Lord, in the context of disciplining their lives, in the context of following the rules and regulations of our society, that would be better, O Lord, for the goodness and for the better future ng young people na ito. Dalain ko rin, Lord, ang mga nanay. Hindi mo lang kami tinawag, Panginoon, sa iglesyang ito upang maglingkod, anuman ang service namin dito. Kundi, Lord, particular, marami pong oras ang mga nanay nasa bahay. At nasa bahay, Panginoon, maisip nila ang paglilingkod ay nandoon din. Anuman, Lord, hirap ang paglilingkod na ito. Bagamat ang paglilingkod nila kumisan, hindi nakokompensate ng sweldo. Pero, Lord, ginagawa nila ito para sa iyo, para sa kanilang pamilya. In the context of service, Lord, hindi ito nawawala sa iyong paningin. At naniniwala po ako, Panginoon, tinatala mo ito sa aklat ng magbubuting gawa na kung saan darating ang araw. Kung hindi man makamit, Panginoon, nila, ang gantimpalang iinilaan, O Lord, sa kailang katapatan sa paglilingkod sa iyo, doon sa langit, Panginoon, katanggapin nila ang reward na iyong inilaan para sa kailang katapatan sa paglilingkod sa iyo. Lord, narito po yung mga tatay, katulad ko. Ang malungkot, marami pong tatay sa mundong ito nagkukulang sa kanilang responsibilidad. Nagkukulang sa kanilang tungkulin. Nagkukulang sa kanila pong pananagutan. Gayunpaman, Lord, dalayan ko lahat ng kalalakihan na nakapaloob sa iglesyang ito. Sila, Panginoon, na nakakilala sa iyo. Gamitin mo ang buhay nila sa isang makipakinabang na gawain, lalo na sa pagiging mabuting ama o Panginoon. Naniniwala ko, Panginoon, ipinapagkatiwala mo sa kanila ang buhay upang sa ganun, maging sa pamagitan nila, yung tunay na pagiging haligi ay kanilang maitaguyod, O Diyos, sa kailapong tahanan. Saan man sila naroon, sa loob ng tanggapan, sa opisina, anumang trabaho meron sila, O Diyos, sa kailang paglilingkod, isipin nila na itong lahat ng ito ay para po sa iyong kaluwalhatian lamang. Lord, maging po ang leadership ng church na ito, mula sa pastor, Panginoon, maging kapwa-lingkod, O Diyos, maging doon sa maliit na paglilingkod, O Lord, nakikita mo ang lahat. Nakatala ito sa langit na bayan. Wala pong bagay na lingid sa iyong kaalaman. Aniniwala ko, Panginoon, you will continue to bless this church, bless the members of the church, bless the leaders of the church, bless every ministers and servant of this church for your glory. Father God, without the empowerment of the Holy Spirit, hindi po sila magtatagumpay. At naniniwala kami, Panginoon, may hamon kami na dapat namin pagtagumpayan. Hamon ng paglilingkod ng may katapatan at patuloy na naglilingkod habang kami po'y may buhay. Panginoon, marami pong salamat. We glorify your name, we lift your name up high in the mighty name of Jesus. Lahat po na may mga pangailangan, personal prayer request, pakitaas ang kamay. Lahat po na may makaramdaman, kung meron kayo naramdamang sakit sa iyong katawan, just raise your hand. Lift that up to God. Believe, maniwala ka kapatid. Naniniwala ka ba ng Panginoon hindi lang nagpapala ng spiritual na buhay, kundi maging physical na buhay, kaya niyang pagpalain? Kaya niyang maghimala, kaya niyang magpagaling. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kung siya'y naghimala noon, maghihimala rin sa buhay mo ngayon. Magtiwala ka, kapatid. Just pray earnestly to God, asking Him, Lord, I believe. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, naniniwala ako. Ikaw ang aking dakilang manggagamot. At wala pong imposible sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hallelujah. Lord, I pray for those people who are sick. Lord, your mighty touch of healing be upon them. Whatever defect system in their body, Lord, in Jesus' name. Lord, in and out of their physical life, I pray for your mighty touch, for the mighty power of the Holy Spirit to touch our physical life in Jesus' name. And I claim it right now. In the mighty name of Jesus, touch them, Lord. Lord, let them feel your holy presence. Your loving touch, your loving care. Hallelujah. Doon po sa may mga problemang pinansyal, pakitaas din ang mga kamay. Alam niyo po ba, ang pangako ng Lord, God will supply all of our needs according to riches and glory by Christ Jesus. Wala pong mahirap sa Diyos. Marahil meron kang babayaran, meron kang utang na gusto mong bayaran, meron kang pangailangan ng pamilya na kailangan mong mag-spend but you don't have enough. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, lahat po ng negosyo, pagpalain mo. Manatili pong tapat ang mga anak mong ito. Pag naging tapat sila, Panginoon, I do believe that you will bless them. Lord, bless every works, every businesses, every source of income ng iyong mga anak sa lugar na ito.
pagpalain mo sila sa material na bagay at maging financial na pangailangan. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ito, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray, kung meron po kayong problema sa inyong relationship, taas niyo pong kamay, pagtiwala niyo sa Panginoon. God is still in the business of changing heart. God is still in the business of changing life. God is still in the business of answering problematic relationship and solving it. Meron pong kakayanan ng Diyos. Ayusin ang buhay. Lord, I pray, kung meron man po, problemang pampamilya, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa kapatid, I pray, Lord, yung kapayapaan, kagalakan mo po ang mangibabaw. Ikaw po ang maghari sa puso at buhay ng bawat isa. Iligtas mo po ang mga miyembro ng pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo. In the mighty name of Jesus, Lord, let your word of salvation be heard by people around us, especially our members of the family who haven't yet accepted you as their Lord and Savior. I pray, Lord, iligtas mo po sila sa pangalan ni Jesus. Lord, yung broken relationship, ayusin mo po. Relationship ng mga kaibigan, ayusin mo po, Panginoon. Dinadalain ko po ito at nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyo meron kaming pag-asa, meron kaming buhay, at meron kaming magandang hinaharap. Lord, we believe that our prayer has already been answered. Ang aming pong dalangin, sinasagot mo at sinagot mo na, Panginoon. Hallelujah! In Jesus' name! In Jesus' name, amen. Amen and amen. God bless you.